Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually medyo matagal ko na itong gustong gawing topic. Kasi before pa lang nakikita ko na si JM De Guzman. Pag, for example, merong moment sa kanya na parang nag-training siya. Tapos parang bigla siyang inatake, parang nag-panic attack. Tapos nakita ko yung ginawa niya. Meron siyang water, parang timba or batsa yun. Tapos nilulubog niya yung ulo niya sa doon sa water para ma-release siguro yung tension. Parang ganun yata yung ginagawa niya. So, kanina, merong parang Zoom event na naman. Parang, although katatapos lang ng press con last, hindi, kahapon kasi nag-press con yung mga supporting, pero a few days ago, yun naman yung mga lead star nga, si JM, si Gerald, and Yam Concepcion. Pero kahapon, yun, nandun na sila Alexa Ilacad, mga iba pa sila, Gab Lagman, and Aldi Casino. So, pero wala si JM, pero kanina nga meron silang Zoom con. So, nagulat na naman yung mga tao sa kanya dahil parang ganun pa. Katulad nung nakita niya, pinanood ko na, kaya pinalabas ko agad kanina para at least may idea kayo na ganun pa lang nangyayari. So, eto nga yung Instagram post ni JM, eto nga yung caption niya about that. Sabi niya, "So, I had a mild panic attack during our promo this afternoon. Was having fun, tapos bigla na lang umatake. My handler, Star Malik Porsche, asked me, kumusta ako? And I can type, so I sent her this video." Sabi niya, "Thank God dumaan lang ng mabilis. And it's been more than a month since the last attack. Spread awareness." Kaya gano'n na. Kaya gusto ko rin mapakita or mapag-usapan din natin to. Sabi niya, "A panic attack is a sudden episode of intense fear that triggers severe physical reaction when there is no real danger or apparent cause. Panic attacks can be very frightening when panic attacks occur. You might think you're losing control, having a heart attack, or even dying. If you have this, remember, you'll be okay. Stay positive." So, mababasa din yung mga basahin ko rin muna yung mga ibang reaction ng mga kasama niya. Katulad si Brandon Vera, sabi niya, "Ingat kuya, love you." Sabi naman ni Bong Navarro, "Kois dito lang pag gusto mo nang makakausap." Sabi ni Edward Barber, "I love you. Love your strength, kuya." Sabi ni Kylie Padilla, and nag-pray naman may comment siyang ganon. So marami pa. May nag-share din ng isa si JMHMUAOMG. "I remember mine. I had a bad custom experience sa Villarriga. Doon nag-trigger. Salamat sa katabing establishment. Hindi ako pinabayan. I was like having a heart attack and naghahabol ako ng paghinga at hindi makapagsalita. They called my aunt para sundin ako. Hindi ko kasi kaya mag-drive pa uwi." So, ayan. Meron din mga nag-share ng kanilang experience like ito. "Been having this back again since announced alert 2. Ang taal dito, Tagaytay Plus, surge sa COVID again. Been staying away from news. Pag nakakabalito or may nararamdaman lang ako or onti lang makahinga, subay nagpa-palpitate at numbness, saka nanginginig yung hands. It's not a joke." So, totoo naman talaga. Dahil, sino man ang, can you imagine, nasa isang event ka, nasa isang promo ka, na ang saya-saya niyong lahat, tapos biglang mararamdaman mo yung ganun. Parang, well, alam naman natin kasi kung ano yung pinagdaanan ni JM. Like sa interview niya with Kuya Boy Abunda, diba, sinabi niya na dalawang beses siya na rehab. Tapos, kinuwento niya experience niya. Maraming naiyak sa interview na yon. Although, ever since kaya kami, si JM, alam niya, si JM, ganito yan eh. Ilang beses na rin namin na-interview. Okay na, okay siya, tahimik nga lang siya eh. Pero nararamdaman mong observant siya, yung patingin-tingin, pag ganyan-gan. May moment na ang saya niyang kausap. Meron, I remember one time, nung nag-aabante liling ako, kasama ko si Ray Pumaloy, nagpunta kami sa isang opening ng isang clinic, na skin clinic, ganon. Mga derma clinic. So, yun yung event. So, nandun siya. Tapos, in-interview namin siya. Okay naman siya. Normal. Kaya lang nung yung nakikipagbiruan, di ba? Minsan titignan ka. Yung parang, alam mo naman si JM, yung mata niya malamlama na. So, mabait. Wala kang mayreklamo sa ako. Wala akong personally mayreklamo sa kanya, yung experience ko. Puro okay. Walang moment na ini-interview siya na napikun siya. Lahat nga siya, okay siya. Kaya, pag nagugulat na ako, pag napapanood ko yung ganyan. So,
Totoo pala yun. Kasi at first, nung una ko nakita yung mga video-video niyang ganyan, kasi binivideo naman talaga niya eh. Yung parang ina-attack nga siya, nagpa-panic attack siya, at kung paano niya yun sinusolusyonan. Inisip ko, may ganun pala, may ganun ba talaga? So, tapos pero ito, nakikita ko na naman, may mga bago na naman. So, hindi mo alam pala kung paano yan nagtitrigger, kung paano bigla na lang pumuputok. Siguro, ano ba yan? Meron ba, hindi, like ako the other day, siguro mga 2 days ago, in the last week na lang, sige, last week, kasi anong araw ba ngayon? Friday. Last week, may mga batchmates ako or mga friends ko na mga non-showbiz friends ko. Nag-chat-chat kaming lahat. Alam mo, pare-parehas kami nang nararamdaman nung time na yon. Siguro kaya kami nag-chat nung time na yon. We, kailangan namin ng kausap. So, yung mga chat namin, pareho lang talaga na parang, na medyo hopeless ka, yung sense of security medyo nagkukulang, yung pakiramdam mo hindi mo na alam kung anong mangyayari sa mundo, yung ayaw mo na mag social media, ayaw mo na tumingin sa Facebook kasi lahat ng nakikita mo sa Facebook mas lamang na yung, I don't know, mas lamang na yung negative, yung ang dami-daming reklamo, yung iba puro condolence, diba? Kaya ako every time ngayon, kahit mga Facebook ko pag nakikita kong birthday nila, kahit nga hindi ko kakilala, binabati ko na rin ang happiest birthday. Kasi syempre, almost 5,000 yung ka-Facebook friends ko. So, everyday may mga birthday. Ginagawa ko, binabati ko na rin sila. Kasi mas masarap naman bumati ng happy birthday kaysa mag-condolence, diba? Or nakikirami ako. Mahirap yung ganun. Kasi, like right now, pag tumingin sa Facebook, meron ka mga kakilala na kakilala nila o kamag-anak nila. So, ang nasa ganung situation. Kaya ikaw talaga, as much as possible, ngayon kahit hindi ko kilala talaga, ginagawan ko lang para mas gusto ko binabati sila ng happy birthday. So, yun nga, sabi rin ng mga iba kong kaibigan, ganito yung katwiran nila. Before daw kasi, pag nag-Facebook sila, sa balita lang, ang nalalaman lang nila, nababalitaan nila na matay si, for example, sila yung mga medyo sikat na personalidad, mga politiko na nagka-COVID, tas namatay, di ba? May mga ganun rin naman. So, meron ding mga artista din, mga na nagka-COVID na nawala din. So, ganun yung situation. So, sila, parang nababalitaan lang nila yon. Pero ngayon daw, sabi talaga nila, before nga ganun lang, ngayon, kakilala na nila, yung iba, halos kaibigan talaga nila, ang nakikita na nila sa Facebook, na unti-unting nawawala. So, at that time, so, pare-pareha siguro at that time, yung pakiramdam na parang, ano ba nangyayari talaga? May ganun. Pero again, if you, pag ganyan ang situation mo, yung parang ina-atake ka ng lungkot, go back to basic. Yung, syempre, of course, number one, magdasal ka. Number two, i-focus mo yung isip mo on a more positive note. Like, for example, ako kasi ang parang therapy ko ay siya, of course, manood siguro ng sine, ng Netflix, yung mga ganyan. Kasi ang tagal-tagal ko nang di nakakapanood ng sine. Unlike before, almost every day ako nanonood ng sine. Because mayroon nga akong MTRCB card. Lahat yung pinapanood ko. Pero ngayon, syempre, magdadalawang taon na walang ganon. So, ayan. Number one, yung lungkot. Tapos number two, hindi ka naman halos talaga nakakalabas ng bahay. So, work from home naman talaga lahat. So, number three, hindi mo nga makita yung mga friends mo. Hindi kayo makapag-dinner. And like before, kaya almost every week, nagdi-dinner kayo. Tapos meron pa, kahit sa press con, ngayon puro Zoom press con na lang eh. Ganito rin, parang nakikipag-usap ako sa inyo. Parang ganito na lang yung Zoom press con. Unlike before, nilalagari namin yan. Iba't ibang restaurant yan. Iba't ibang kaharap namin. At naghahabol kami lagi ng araw, ng oras para mapuntahan lahat. At ang saya-saya, andun yung ingay, kwentuhan. Kasi sa marami kayo eh. So, lahat yan makakausap mo. Ganun yung mga moment na ginagawa namin. Tapos biglang-bigla na wala siya. So, parang talaga rin nakakapanibago. So, may mga moment talaga na atakin ka, malulungkot at malulungkot ka pa rin. So, yun. But again, ako sana wag nang mangyari ulit kay JM. Ako, I believe JM is a good person. Mabait na tao siya. Wala akong bad experience sa kanya. At sana din, lahat ng nakakaramdam ng anxiety, ganun ako ang pinaka-tip ko lang ay mag-focus sa kung saan sila pwedeng masaya. Like ako, kung nakikita niyo yung mga iba kong chika, yung mga ka-Facebook ko, or ka-Instagram ko, or yung mga, di ba may mga pinupost ako dito tungkol sa mga bata, yung mga pamangkin ko, or apo ko, doon ako mas, minsan pupunta ako, nakikipaglaro talaga ako. Inaaliw ko yung sarili ko sa kanila. Kasi doon man lang mabawas-bawasan ang tension mo, or yung anxiety na nararamdaman mo. So yun na muna for now, maraming salamat, at sana nga, wag nang mangyari uli ito kay JM.
Guzman. So, at sana nga pagtuloy natin, pagdasal pa rin natin araw-araw na matapos na ang nararamdaman natin, matapos na itong pandemic na ito. So, maraming salamat po sa inyong lahat and see you soon. Bye-bye!